Sa online na nga lang nagkajowa, naghiwalay pa. Ganito palagi ang nakikita ko. Sa online na nga lang nagtitinda, may nangloko pa. Bakit may mga gantong tao sa paligid ko? At meron pa. Sa isang tabo na nga lang, nalunod pa. Pero prank lang naman daw pala. Mga Pinoy nga naman. Kanya-kanyang paraan para maibsan ang kalungkutan at kaimipan na nararamdaman. Kanya-kanyang pakulo para ang iba ay maloko at masaktan. Pero minsan mo na bang naranasan ang lahat ng ito? Yung akala mong kayo na kasi may I love you, good night, good morning, yung mga pa-concern na salita ka nang nababasa. Pero isang araw, pagising mo, wala na. It's a prank! Hindi porket MM ka, yung tank sa'yo nasasama. Hindi mo alam, may kaduo na pala siyang iba. Nag-alok ako sa'yo ng pagmamahal. Sinabi ko sa'yo ang aking nararamdaman. Pero bigla kang nagtanong na, di ba okay naman tayo sa ganito? Sa pagiging magkaibigan. Lagi ako sa PMSEN, palaging malas sa estado ng tayo. Kailan ko kaya mararanasan yung HMSEN, handang mahalin sa imbitasyon ni Tadhana? Lalaruin at lalaruin ka ng buhay hanggang matuto kang sumabay, hanggang sa ikaw na mismo ang masanay. Sa ganito muna, iikot ang iyong buhay. Block, ignore and reply. Like, comment and share. Sa ganito muna mauubos ang oras mo. Pero kung may iba kang pagkakabalahan, mas maganda. Farming, ika nga nila. Habang may ibang nakikipaglaban sa labas, ikaw kailangan mo munang magpalakas. Protection, sa hindi makitang kalaban at protection din sa'yo. Dahil ikaw mismo ang pinakamahirap na kalaban ng sarili mo. Huwag mong isipin yung tao ng loko sa'yo dahil ikaw lang mismo ang masasaktan. Bagkus, gumawa ka ng paraan para ang kalungkutan ay maibsan. Huwag ka masyadong mainip sa loob ng bahay. Mahalaga ang buhay. Kaya, konting tiis na lang, matatalo rin ang kalaban at maririnig mo ang salitang... Tapos na ang laban. Balang araw, giging ayos na. Balang araw, magkakasama rin tayong dalawa. Teka, may kayo nga bang dalawa o ikaw lang itong umaasa? Balang araw, magiging